Hello po, welcome to my channel. So ngayon po, ikakabit na natin yung ating nabili na second hand na compressor dito sa truck na 6HH1 na makina. Isuso po yan. So yung nabili ko po na compressor, ito po yun. So yan po yung compressor na nabili natin. Kung makikita nyo po yung aking dating video, yung aking in-upload, kung paano mag-check ng second hand na compressor, ito po yon. So ikakabit na po natin. Ayan. Ayan guys, ito ayan. Yung bracket at saka itong bago na pulley na ikabit na rin po natin. Yung alternator po, tinanggal ko para madali po siyang ikabit. So yun po mga idol, bago kung magkakabit po kayo, kailangan po ninyong lagyan ng cover itong dalawang fittings. Yan, yung pinaka flans niya, yung butas para hindi mapasok ng dumi. Para iwas po tayo sa ano, dahil baka po magbara yung ating system, gaya ng expansion valve at saka filter. So yan. After natin may kabit tong compressor, sunod naman natin yung alternator dito, tapos belt, tapos AC belt. So, ayan mga idol, na ikabit na natin yung apat na bolt ng compressor. Ito naman ating isusunod, itong AC belt. Ayan. Itong sa alternator, pwede naman natin sa huli yan ikabit, dahil panguhuli natin ikabit yung alternator. So ayan, ito muna si aircon yung ating kakabit. Ayan. So ayan, okay na guys yung ano, yung pulley. Naikabit na natin yung belt. Ayan, okay lang yung tension. So ang isusunod natin mga idol ay yung fittings naman ng compressor. So tayo sa taas. So ayan po, ikakabit na natin tong fittings ng compressor. So bago po natin ikabit yung fittings, lagyan po natin ng konting langis tong ano, yung mga o-ring, para swabe yung pagkakapasok, para hindi po masira yung ano, yung o-ring. Pares po natin lalagyan.
So yun po mga idol, nilagyan natin ng hangin yan, dahil ililigtas natin yung compressor, yung fittings ng compressor. Tapos ngayon merong singaw pa dito sa may fittings ng condenser. So, ayan na, pakikita ko sa inyo. Ayan o, may sirip. Lagyan po natin ng sabon. Ayan po. May singaw po yung o-ring. Ano? Yan po yung tubo na papunta sa condenser. Yan. Sobrang lakas po. Yan. I-check naman po natin yung sa may compressor, yung fittings. Kaya bago po kayo magkarga ng Freon, kailangan po talaga maligtas nyo lahat ng linya, para po wala tayong back job. Pong mga fittings yan, mga o-ring type po yan eh. Ano pa sa likod ng condenser yan, pong mga tubo, mga dugtungan, lagyan din po natin sa mga yan. Ito po yung ating kinabit compressor. Ligtas natin yung fittings. Kung hindi po nyo ililigtas yan, sayang po ang Freon. So yung o-ring nun, papalitan po natin. So okay naman po dito sa ating kinabit na fittings. So yun lang po yung ating papalitan, yung o-ring. After nun, magbabakim tayo at magkakarga na ng Freon. So, ito po yung may singaw. Hindi natin sa plan. Yan po yung ating o-ring na papalitan dito po sa mingaw. So yun guys, bali ito po yung ating kakabit na o-ring. Ayan. Ito po yung luma, medyo malutong na. So lagyan po natin ng konting langis dito sa o-ring para madali pong maipasok, para po hindi ma-damage yung o-ring. Yan. Pasok na. Dahil ano po ito eh, mainit. Kaya yung o-ring lumulutong. So yun po, ililigtas na natin. Kinamit ako na ng gauge. Ayan. Para makita natin kung may singaw pa.
lagyan na natin ng hangin. Lagyan na po natin ng sabon. Check na rin natin itong mga fittings ng filter. Tsaka dito sa may evaporator. Para sigurado. Kita nyo naman po yan pag may singaw. Dahil pumubula. So ayan guys, wala na pong singaw. So ayan guys, babakimin na natin, tapos kakarga na po natin ang Freon. So yun po mga idol, na ligtas at saka nabakim na rin po natin. So ngayon po kakarga naman natin ang Freon. So ayan. So start na po natin ang sasakyan. Yeah. Lagi po natin sa number 4. Ninyo ay pasingwin yung buong ulit. Tapos sa kanya yung karga. Yan. Nag-on na po yung compressor. Bababa na po yun. Pagkakarga po ng Freon ay hindi po binibigla. Kailangan po dandahan. Dahil masama po ma-overcharge. Tapos i-check nyo rin yung condenser pan. Gumagana. Gumagana naman. Tingnan ang lumalamig. Sarado natin yung mga bintana. Para. Yan po. Yan po yung presyo. Pero hindi pa po yan puno. Kita nyo po yung side glass. Meron pang bubbles na gumagalaw. So hindi ibig sabihin hindi pa siya puno. Yan po ang pressure, nasa 30. Sa bababa pa po yan. So yan po, bumaba ng konti. Kanina po nasa 30. So yan, bumaba po ng konti. So kargan po ulit natin ang Freon.
Ayan, nagpapawis na po. Ang lamig na yung tubo. Lang po ang pagkakarga niya. Hindi po binibigla. Dahil oras na ma-overcharge po yan, yung compressor po niyan, papatay-patay po yan. Patay buhay yan. Kaya ganda po kung magkakarga kayo, dandaan lang. Malamig na. Number 2 po. So yan mga idol, tinasang ko yung accelerator. I-check natin kung mag-automatic yung compressor. Yan. Tingnan nyo po. Pagka ito ay tumaas, ibig sabihin, nag-automatic na. Yan. Namatay na po yung compressor nyan. So ibig sabihin, nag-automatic. Yan. Pagka bumaba po uli yan, ibig sabihin, nag-on po uli ang compressor. Yan. Lumig na yung tubo. Tapos yung side glass niya, konti na lang yung baboon. So yun lang guys. Okay na. So, automatic na. Po mga idol, thanks po sa panonood at sana may natutunan kayo sa aking video. Okay na po yung aircon ng truck. Ganun lang po ang pagkakabit ng aircon ng compressor at pag-repair ng leak. Bali, o-ring lang po yung pinagta natin. Tapos compressor na second-hand pinabili natin sa surplusan, yun kinabit lang po natin. So yun po, okay na yung pressure niya. Napakababa ng pressure at saka nag-automatic na po siya. So success yung ating ginawa. So yun lang guys, paki-like, share at comment na rin po kayo. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo po yung bell button para lagi kayong update sa aking bagong video. Thank you guys and God bless.